So, yun guys, good morning. Dito na po tayo sa day 3 ngayon ng ating quarantine dito sa Halloween sa hotel. So, may kumakatok na sa door. Sabi ako kasi, ulit for the third time, breakfast is ready. So, gaya pa rin yung sinulog ngayon na food. Gaya pa rin siya ng kahapon, ng umaga. Medyo may changes lang ng konting na nahalo ngayon dito. So, kahapon ng umaga kasi is parang scrambled egg siya na may sausage. Dalawa at isang malaking tomato na may sesame seed. Ngayon, ang hinalo nila dito sa isang food. So, titikman natin siya. May ano siya? May hiniwa siyang mga patatas. Alam niyo pag nagginiling tayo, tapos di ba may mga hiwa-hiwang patatas. Minsan pa square, minsan mas maliliit pa nga. Ganun yung halo nung may kamote ba to o patatas, tapos may itlog na binalot. Kasi nagmukhang ganito. Tapos, consistent pa rin yung padala nila ng fruit. Nakain tayo mamaya na to. Siguro, sana. Meron pa rin, of course, for slice ng sliced bread. Tapos ito, isa na ulit na yogurt. So yun, naiintindihan ko naman kung bakit kailangan gawin to. Kasi nga, for 14 days isolation, since nga, kahit sabihin mo na negative ako from Philippines, ang dami ko kasi na encounter na iba't ibang tao, iba't ibang parang foreigner na nakasama ko from airport to airplane, and then airport trip pagdating dito sa PNG, kahit naman sa pagdating ko ng front desk. So, yun, kailangan talaga na maging safe kasi nga health protocol yun ng DOH. Parang worldwide po yata yung setup na 14 days quarantine ka. Kahit saang bansa ka nang galing pa, pati din sa pinuntahan mo na pupuntahan mong bansa, required yung 14 days. Dahil nga parang nauuso na rin yung COVID dito sa PNG. Although sa atin, nauuso na siya ng parang around late January, February, kaya tayo nag-lockdown ng March. So sana guys, pag-pray natin na maitigil na po yung COVID. Yes, opo. Hindi po ako makakarating dito kung hindi po ako na nalagpasan yung mga pagsubok na yun. Bukod sa nagpa-medical po ako, yung drug test, HIV test, heart test, lahat ng mga medical. Yung normal medical, pag nag-apply ka ng ibang bansa, yun. Lahat po yun pinagdaanan ko, pero bago po ako minedical, nag-rapid test po muna para malaman ng clinic kung negative ba ako kay COVID. Pero yung PCR test or swab test, nirequired na lang talaga siya 7 days bago yung flight ko. As a major requirement din ng airport at ng bansang pupuntahan ninyo or pinuntahan ko. So, thankful God na negative po ako sa rapid sa swab. So, kayo dyan sa mga nasa Pilipinas na nagbabalak na magpunta ng ibang bansa, mangarap lang kayo, tuloy nyo rin yung pangarap nyo, plan, tapos execution. At the same time, dapat yung health nyo is alagaan nyo kasi malaki din yung factor na hihila yung mindset nyo. Kapag nalaman nyo may problem kayo sa health nyo, baka maapektuhan yung mindset nyo na hindi na lang tutuloy kasi may sakit pala ako, ganyan. Siyempre, dapat alagaan nyo yung sarili nyo kahit nasabihin nyo nagsisigarilyo kayo or nagiinom kayo. Maging healthy pa rin kayo kasi hindi natin masabi tulad ko, nagkaroon ako ng, although hindi talaga ako nagnigarilyo guys, very occasional lang pag siguro pag may times na nakapag-inom kami ng family or ng mga friend ko, ayun, kaya ako naging healthy. So kayo, ingatan nyo pa rin yung health nyo. Hindi natin masabi, what if bukas bigla may opportunity dumating, nagtry kayo mag-apply abroad, yan. Tapos, nalaman nyo na medyo may problem pala kayo sa health at
hindi pa yun pwedeng reason para makapag-abroad kayo. So, sayang yung opportunity, sayang yung chance. So, lagi yun yung pangalagaan yung health. So, lahat ng gulay kinakain ko naman siya. Hindi lang ako more on din on fruits. Pero siguro isa rin sa reason kaya medyo healthy din tayo dahil kumakain ako lagi ng gulay pag nag-uulam kami. Yun din guys, ituro nyo din sa mga anak nyo na kumain lagi ng vegetable. Sobrang importante yan habang bata pa sila. Nasasanay sila ng ganyan. Although kasi yung fruits talaga medyo parang additional na lang siya din sa budget ng family para matikman or makakain natin siya lagi. Pero as long as kaya nyo mag-serve ng vegetable sa kapagkainan nyo, huwag laging karne. So yun, malaking tulong yun sa mga anak nyo. Siyempre, lalo na rin sa inyo, lalo na sa age ko, 13 na ako. At this point, healthy naman ako kasi nga kumakain ako ng vegetable. So yun, iwasan nyo laging yung garilyo, yung pag-aalak, ganun din. Iwasan nyo rin hanggat maaari. Alak na alak kayo, set nyo lang once a week. Siguro, enough na yun. Tulad ko, nakakainom ako once a week or twice a week. Huwag araw-araw guys, masama sa health yun. Alam ko marami kayong pangarap tulad ko na gusto nyo rin mag-abroad. So, ingatan nyo at alagaan nyo yung sarili nyo. Hindi porket matalino kayo, malakas yung katawan nyo, pero inside, may problem pala kayo sa health nyo. So, sayang opportunity guys, hindi kayo makapag-abroad dahil lang doon. So, marami na akong naging kilalang mga kaibigan. Minsan, part pa nga ng mga relative ko na hindi natutuloy sa abroad kasi may problem sila sa health nila. Mahabang proseso po yung dinaanan ko ng pag-apply. Hindi lang ako vocal sa lahat ng friend ko tsaka workmate ko sa ginagawa ko. Kasi as long na the more na kinukwento mo, hindi natutuloy. So, secret ko siya para, kasi pangarap ko itong matuloy para sa pamilya ko, sa asawa at anak ko na magkaroon silang magandang future. At syempre, achievement din kasi sa sarili ko to na makapag-abroad man lang. Sa nagtatanong, February pa po ako nag-apply ng 2020 dito sa company na to. So dahil inabutan lang tayo ng lockdown sa Philippines noong March, medyo na-stop yung pag-application ko. And then, nag-resume tayo sa Philippines, nag-GCQ tayo. Ay, nag-GCQ, sorry. MECQ yan. Noong June or May, katapusan ng May. So, doon nag-follow up ulit ako ng application ko. Tapos, habang nag-lockdown sa atin, walang transportation, di ba? Walang MRT. Ang pinapayagan palang bumiyahe yung lahat ng may bike, may sariling motor. Tapos private cars, ayan, taxi, paano naman yung mga walang-walang ganun. So, maglalakad, magbabay. So, yun, nagpunta ako ng agency, nagpunta ako ng clinic, nagpunta ako ng DFA, nang nakabike, umaaraw, umuulan, nagbabaha, nagpuputik, nagbabike po ako. So, sa iba't ibang lugar yun, ng Makati, Pasay, tsaka ng Mandaluyong, binaik ko po yun from dun sa inuupahan ko sa Taguig. So, medyo mahirap talaga sa part ko kasi yung EDSA, hindi siya flat. May pa mga ganun-ganun siyang daan. So, inahon ko yun dahil na, sabi ko sa sarili ko, pangarap kong makapag-ibang bansa, pangarap kong makarating. Since na pass ako kasi yung interview, kahit nag-aambo, nag-uulan, umaaraw, tirik na tirik yung araw, at minsan may bagyo pa nga, sumisilong na lang ako at basang-basa na ako sa bike, magpapatuyo ako. At inaano ako na lang ng kapote yung bag ko para yung pamalitan kong damit, hindi siya mababasa sa bag ko. Para pag pumasok na ako ng office, halimbawa ng DFA, tuyo siya. Pag pumasok ulit ako ng clinic for medical exams, tuyo siya. Pag pumasok ako ng agency rin to submit documents, tuyo ako. So, yun yung pagtitiis ko na habang nagbabike ako, ang dami kong dalang pamalitan na damit. Kasi hindi nga natin masabi na during ng biking period ko, kung umaga or tanghali ako inabutan or hapon, is mababasa ako dahil sa ulan. Walang problema sa araw, init lang yan. Mangingitim lang tayo, mawawala rin yan, babalik yung normal na kulay ng katawan mo.
Pero yung pagtitiis, paghihirap, magbubunga yan, guys. Ayun, so yun nga, nakwento ko kanina na February pa ako nag-apply, na abutan ng lockdown sa Philippines, na abutan ng lockdown din dito sa PNG. So humaba na humaba na humaba yung application ko. At thank God, finally, this November, natuloy na ako. So masaya yun kasi after 9 months, nagbunga yung ano ko, although COVID pandemic worldwide, yung opportunity hindi talaga nawala sa akin. Pag may opportunity nakita kayo or opportunity na lumapit naman sa inyo, kung gusto niyo ng pagbabago sa buhay niyo, kung gusto niyo may ma-achieve kayo, i-grab niyo na. Siyempre, pag ginrab niyo, ibibigay niyo siyempre yung best niyo, kasi yung opportunity, hindi naman laging dalawang beses yung kakatok sa'yo eh. Pwedeng opportunity na yun, isang beses dumating sa buhay mo, hindi na babalik. Tapos sinayaan mo din, nag-expect ka ng other opportunity dahil swertihin ka. So hindi pwedeng ganun yung mindset natin. Depende kung in God's will, in time, babalik yung opportunity. Chinek nila kung ano ba yung ginagawa ko sa work ko dyan sa Philippines, ano yung mga naging experience ko, ayun. So kaya ako natawagan, kaya ako in-interview through Viber, kaya ako natawagan ng long distance from abroad to Philippines. So yun, thankful na ipasa ko yung interview. Ayun, basta binigay ko naman yung best ko upon interview, although hindi talaga super fluent yung English ko, as long as naiintindihan ako at na-explain ko yung gusto kong sabihin, na i-share ko yung gusto kong dapat na sabihin, nagiging responsible ako dun sa mga words ko na dapat kong ipaintindi dun sa kausap ko, yung communication, okay, tuloy-tuloy. Ayun, maipapasa na, naipasa ko yung interview, maipapasa nyo rin yung interview. So, marami pa akong gustong i-share sa inyo, guys. Panoorin nyo lang. Ito ang day 3. Sana supportahan nyo din yung YouTube channel ko, Manima at TV, ayan, sa YouTube. Ayun, maraming salamat. Thank you and good morning.